Okay, bilang gusto mo maging dokumentarista, ano yung hashtag danas ng mga Pilipino yung gusto mong ikwento? Siyempre, hashtag educational for all. Malapit po talaga sa puso ko yung mga forced disappearance po, yung mga kaso pong yun. Parang masakit kasi na bigla na lang, wow, wala na parang bula yung mga kapamilya natin. Para po sa akin, yun pa din yung issue ng kahirapan. Yung poverty po kasi para sa akin is isang factor. Bakit naghihirap pa rin yung bansa natin? Dahil mahirap ang mga tao na meron ito. So I believe po na kapag nasolve natin yung poverty to documentaries, na mamulat natin yung mga nasa itaas, na hilahin tayong mga nasa laylayan pa itaas, is mas magiging maayos at mas magiging maganda yung mundo na meron tayo. Kung hashtag danas lang naman ang pag-uusapan, abay, experts ang PUPians dyan. Danas na handang ikwento ng mga future documentarista dito sa Polytechnic University of the Philippines College of Communication. Ako si Brother Louie Louie, ang inyong Paul Guy. Samahan niyo. At ako naman ang inyong Paul Gal, Sis Nicole. Samahan niyo kaming alamin ang pulso ng mga broadcaster student kung paano nila gagawing inspirasyon ang mga danas ng mga Pilipino sa paggawa ng mga kwentong pandokumentaryo. Ilang future dokumentarista bilang broadcast student, no? Kung kaya ng dokumentaryo na magbago ng mundo, anong issue ang dapat mong unang ikwento? O isang docu-topic na kailangan nating na makapagpabago talaga ng mundo, tungkol sa kahirapan. Kung bibigyan pa natin siya ng mas importansya o mas may highlight, feeling ko mas magkakaroon ng change or magkakaroon ng major shift sa ating lipunan ngayon. At bilang future documentaryo, documentarist na nag-aaral ngayon, I stand here today because someone believe in us and I owe it up to them. Kapuntan. Gusto kong mabigyang ilaw ng may kwento sa lipunan is yung bakit pa rin nagiging stagnant yung quality education na meron ang Pilipinas. Hindi nabibigyan ng sapat na kalidad ng edukasyon ng Pilipinas. Kaya po, makita naman po natin sa generation. Katulad po na PISA, super baba po ng ranking na Pilipinas. So ayun po, gusto ko pong ikwento kung bakit po walang maayos na sistema nito. Sa tingin ko, since centered naman ako sa journalism, gusto ko ipakita yung mundo ng yung mga katulad natin na kung ano yung hirap na dinadanas nila, kung paano tayo napapatahimik, kung paano tayo sinasilence, kung paano tayo pinipigilan. Gusto ko sanang makita sa future na may maganda tayong journalism, may maayos tayong gobyernong sinusuporta ng honest journalism. Hashtag PP budget itaas. As someone na first year and bago lang dito sa pamantasan, makikita na rito kung ano yung danas ng mga estudyante sa classroom. Walang aircon, yung electric fan, iisa lang, minsan hindi pa gumagana, yung mga facilities kulang. And also, as a media, a future media practitioner, masasabi talagang kulang sa pondo. As an activist po myself, gusto kong magbigay ng story about sa mga estudyante ang aktivista. Dahil as of now, nakikita natin sa mga social media platforms natin na ang daming misconception about this. And gusto kong magmulat ng mga tao na inaakala na ang pagiging aktivista ay paglaban sa gobyerno. Ngunit hindi ito yun. Lumalaban ng mga aktivista, kagaya ng sabi kanina, lumalaban sila dahil may kailangan ipaglaban. Lumalaban dahil may mali. Alam mo, sabi nila ng mga PUPians dito, sobrang init daw, nanabanggit nila. No? Pero ikaw ba, naiinitan ka ba or nalalamig? Actually, naiinitan din po, pero it's ganda, ganon. Pero I love your hat. No? Thank you po. Malamig. Yes po. Akin naman po, ang feeling ko makakapagbabago ng mundo natin ngayon is ang pagtatakil ng historical distortion. Panloloko po siya sa masa para sa propaganda or pagpapaniwala sa iba sa mga hindi naman talaga nangyari sa ating kasaysayan. So gusto ko pong pagmulatin yung mga tao na hindi dapat niloloko at dapat alam nila ang katotohanan. Ano naman yung mas mahalaga para sa'yo? Yung kwentong may puso o kwentong may tapang? Para sa akin yung kwentong may puso. Kasi kung may puso ka, andun na yung lahat eh. Andun na yung tapang, andun na yung isip, yung puso, yung mata mo, yung tenga mo, nakikinig at nakikita yung mga bagay-bagay. Sa puso yung nanggigaling na. Para po sa akin is kwentong may puso. Kapag nandun yung puso mo, na love your subject, love the issue. Dahil kapag nandun na yung puso, magta-transcend na lahat eh. Na parang andun na yung tapang, andun na yung gigil, andun na yung lahat ng mga gusto mong gawin dahil andun yung puso, dahil minamahal mo kung ano yung ginagawa mo. Paano yung gigil? Ganon! For me, importante yung ano eh, kwento may puso kasi kailangan din ng audience yung heartfelt stories. Pero sa lagay natin ngayon, kailangan natin yung kwentong may tapang kasi
yung kwentong may tapang yung gigising sa diwa ng masa. Next question, bilang dokumentarista, alin ang mas mahirap? Halungkatin ang nakaraan o hamunin ang kasalukuyan? Parehas lang naman silang parang harsh. Parehas silang mahirap harapin, mahirap resolbahin dahil marami na namang sikreto, lalo na yung nakaraan. Kaya unahin natin kung ano na yung mga hindi pa natin natatak at doon tayo pwedeng mag-move forward. Ay ano po, hamunin ang kasalukuyan kasi ang madami pa rin po sa atin ang nagbubulag-ulagan sa realidad na meron tayo. So ayun po, mas mahirap po talagang i-face ang realidad ng buhay na meron tayo. At dahil mukhang handa na ang mga susunod na broadcaster ng bayan, ang tanong na lang ngayon, handa ka na bang harapin ang mga katotohanang kanilang ikukwento? Muli, ako ang inyong Paul Guy. At ako ang inyong Paul Gal para sa News 5 Digital.